sa bukid. Kay sarap ng buhay sa bukid, mga bebe, oh. Grabe yung gala namin, mga bebe. Nakarating talaga kami dito sa parang ano, rurok ng bukid. Tawag dito, di ko alam. Tatanim sila ng mga alugbati, mga bebe ko, oh. Nalagaan na sila. Ay, sarap ng buhay dito, mga bebe, oh. So peaceful and quiet. Pag yung nagsawa ka na sa buhay sa syudad, mga bebe, gusto mong mag-ano mo na, mag-taan tawag dyan, magpabukid muna, mga bebe. Sarap pag dito na lugar, mga bebe ko. Tanaw mo yung kabundukan. Walang masyadong kapitbahay na mga Marites. Gusto kong tumira dito. Ewan ko kung ilang days, weeks, or months yung kaya ng powers ko, mga bebe. Siguro, I don't know. Siguro 1 week pinaka matagal na pag-stay. Yung staycation lang baba. Yung babakasyon ka lang saglit. Kasi kahit naman na magulo sa syudad, so syempre andun yung mas madali yung access sa kabuhayan, sa ano, hanap buhay natin, mga bebe ko. May internet, syempre nowadays is talagang parang kaakibat na ng buhay natin yung internet, mga bebe ko, di ba? Parang ano na eh, wifi is life na baga. Kulang na yung ano pag walang wifi, so yun. Kaya syempre pag sa hanap buhay talagang mas ano sa syudad, mga bebe ko, kasi marami kang access, marami kang pwedeng gawin, marami kang pwedeng itinda. May ano, itinda ng isda. Bumili kami ng tilapia, mga bebe ko, malaking tilapia yun. The rest yung ano dito, so yan yung munting ano nila, mga bebe ko, munting barong-barong or payag yan sa Bisaya, mga bebe ko. As you can see, ganyan, oh, may payag dyan, tapos yung ganyan yung view sa likuran, oh. Ibang ganda. Din ako sa labas, mga bebe ko, habang sa loob nandun si Sweetie Bells, nagluluto sila ng bisayang manok, mga bebe ko, for our lunch. So andito ako sa labas kasi mahangin dito, kasi pabalik tayo dun sa maliit na sala or terrace sa payang, mga bebe. Kain naman dito, mga bebe, kasi may ano sila, may linya sila ng tubig. So hindi mahirap yung tubig dito, mga bebe ko. Kahit sabihin mo na medyo malayo siya. And from my place, sa city proper, sa Davao proper, ano siya, siguro mga motor lang. Hindi naman gaanong kalayuan din talaga. Siguro 1.5 hours lang yung biyahe. Tapos pagdating doon, papasok kami dito, parang dibdib yung area nila dito, mga bebe. So, ang ganda. Kasi nakakahanap ko ng katahimikan sa iyong sarili. If you are looking for a quiet place, this is one of a quiet place, a nice place to go. Yung maano pa. Again, yung marirelax na naman tayo kasi malamig yung hangin. And itong area dito, mga bebe ko, part ito ng Marilog District. Ano siya, pag nandito ka na sa area ng Marilog, ano siya, yung hangin, malamig. Parang siyang, ano, semi-Baguio. Parang little Baguio yung Marilog, mga bebe. Malamig yung hangin na dito, hindi mainit.
dito ba yung lugar na ano, part ng Davao City, may ano ba yan? Basta Marilog District na yung ano dito place, tawag sa place mga bebe ko, which is malamig yung area nila mga bebe ko. Hindi katulad sa city proper, syempre mainit doon. So dito nakaka-relax. Lalo na siguro pag umaga, magka-coffee ka doon sa may beranda nila. Ako saan tanaw mo yung bukirin, tapos nagka-coffee ka. Tapos may sounds ka na ano, may mga music na pinapakinggan. Wow, so relaxing yung ganun mga bebe ko. Diba? I like it here. Ganda oh. I don't know if na-appreciate niyo siya sa video, pero sa personal, sa actual, talagang ano, talagang nice place din siya. This is a very quiet and very peaceful place. Yes, mga bibi ko. That's it. I could never escape. Me when you don't say a thing. The smile on your face, you know that you need me. Oh, ano na dali mo yung mga ikaw? Naray mo ako! Kwan na! Yan! Here we go! Kain pa yung mga bebe. Ana lang na siya. Ay, yung ibig ko yung taman ba kayo? Kalibat na. Apo na. Uwi na kami. Pauwi na pa din later. Just in a few minutes. Paano? Bakit nung maligay isda? Nawala tigala. Dito mo dala. Airpad. Bungkat ako na eh. Iwan ako sa tayo nito na ito. Ang mga nila. Ang dami mo. Dito ko tayo nito. Pag bungkat niya mo, natisingan niya mo. Natisingan niya mo. Ha? Kasi ito ayo eh, ano na pag-uusapan.